Ang effects daw nung ano, timer, kasi nilagyan ng timer yung bus carousel, di ba? Para kasi yung mga ibang bus, nasubukan nyo bang mapadaan sa mga bus carousel? Ang haba ng pila ng bus minsan kasi yung animal na buwakaw dun sa harapan na nag-aantay ng mga ano, ng mga, ang ginagawa talaga nag-aabang. Oh, alam nyo, sorry po ah, sir, I beg to disagree with your comment. Kasi alam mo, sa ibang bansa, eto sa ibang bansa ah, diba? Sigurado ako yung mga OFW dito, alam nyo ho yan. Sa ibang bansa may oras. May oras ang mga bus, diba? May oras ang mga tren. Hindi pa pwedeng magtagal. Diba? Actually sa Japan, diba? Magso-sorry pa nga sa'yo yung mga staff doon pag na-late. Kasi may oras yan eh. Oh, the next train will be there in 1 minute. Oh, the next train will be there in 2 minutes. May ganun, di ba? No, may oras, tama? Sa Amerika, ganun din. Naalala ko nung nagpunta kami sa Amerika nung batang-bata pa ako. Unang-unang punta namin ng pamilya ko sa Amerika nun, merong schedule. Oh, kuwari gusto namin mag-bus, pumunta kami sa downtown LA. Bibigyan kami ng schedule nung ano, nung tita ko. No, ito, ito yung schedule nung bus. Sabi ko, ano schedule to? Ano to? School bus ba ito? Ba't ba schedule? Hindi, pag hindi ka dumating dyan, hindi mag-aantay sa'yo yung bus. Hindi katulad sa Pilipinas, antayin ka niyan kahit naglalakad ka pa mula sa bahay mo, naliligo ka pa lang. Sabi mo doon sa driver, paantay ha, naliligo ako! O, mag-aantay yan sa'yo. O, nagka-traffic-traffic na, mag-aantay pa rin yan sa'yo. Tama, mali. O, di ba? Hindi, sa ibang bansa, iiwan ka. Kaya magmamadali ka ngayon. Sabi ni Kuya, pag may timer, magmamadali ang mga tao. Ay sir, yun ho ang essence ng timer. Yun talaga ang essence ng timer. Para hindi yung nag-aantay, minsan babagal-bagal pa tayo eh. Oh, minsan magbabasa pa ng text yan, nagtitiktok-tiktok pa yan, nagaganyan-ganyan pa yan. Sa sakay ng alam ng bus, nagtiktok-tiktok pa. Oh, o kaya nagaharutan ng jowa nila. Hindi dapat ganun, di ba? Kaya nga may timer para bilisan. Para mabilis ang kilos, mabilis ang bus. Bakit gusto nyo magtagal? Baka daw madisgrasya. Dahil sa pagmamadali, madidisgrasya pagmamadali sa pagpila ng bus. Ano ba naman yun, sir? Buti pa si Poging Kuya, oh. Si Poging Kuya, at sinabi niya, at least mapapabilis ang andar, di ba? Hindi yung magsisiksikan. Oh, tama nga naman yun. Dapat, alam mo, minsan, dapat tayo mga Pilipino magkaroon din talaga tayo ng disiplina eh. Ang problema, ginawa ito ah. Ito mo, ginawa na nga ng gobyerno, pinaganda na nga yung carousel. Oh, bus carousel. Oh. Alam mo mga Pilipino, nagagalit pa bakit? Ano ba 'yan? Maglalakad pa kami doon sa istasyon. Hindi ba pwedeng kusa na lang kami namin gustong pumarada doon na lang pumara na lang kami doon? Kasi tayo mga Pilipino ganoon eh. May ugali tayong ganoon, 'di ba? Na pagkapapara, hindi, gusto ko, saan ako papara, saan ako bababa, doon ako papara. Hindi pa pwede. O, di ba, ganyan tayo. O, halimbawa, naalala ko yan, nung bata-bata ako sa Pilcoa. O, doon sa Pilcoa, tigil yun, di ba, mga jeep. Tapos, banda doon sa may tabi, yung hills, ano ba tawag doon, nakalimutan ko na Coa ba yun? Wala pang ano yun ha, wala pang 2 minutong paglalakad yun. Ayaw pang bumaba sa Pilcoa. Gusto nila doon talaga sa tapat nung Bliss. Ano, Bliss ata yun. Nakalimutan ko noon ng name noon eh. Bliss, hindi Coa, sorry. Bliss, yung pabahay ni Marcos noon. Kailangan doon talaga. Ayaw pang, alam mo yun? Ayaw pang maglakad para isahang tigil na lang yung mga jeep. Di ba? Totoo, ganyan ang mga Pinoy eh. Nung nagkaroon ng carousel, ganun na nireklamo nila. Hindi ako, maglalakad ba kami? Nung isang araw, doon sa may Guadalupe. Sa may Guadalupe. Oh, meron dyan, northbound. Ayaw, tinatamad ito mga ilang Pilipino na umakyat ng overpass. Tumatawid sa EDSA. Oh, MMDA, nananawagan ako sa inyo. Medyo galaw-galaw naman po kayo. Ang dami ho dyan sa may Guadalupe Bridge. Northbound.
Muntik-munting ako na masagasaan ng Ducati yan eh. Talagang Ducati yun. Salamat uli sa Ducati. Hindi, muntikan ko na talaga. Bakit? Tumatawid sa EDSA. Meron ng ano yun, may bakod yun. May ganun na yun. Meron na siyang bakal na ganun. Tumatawid pa rin. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko, ano ba naman klase mga Pilipino to? Ginawa na nga ng kagandahan ng gobyerno yung konting disiplina ayaw pa rin sundin. Ngayon, ito na naman, may bago na namang disiplina ang mga driver. Binigyan ng timer. Tapos, magre-reklamo na, ano ba? Magmamadali pa kami. Tatawid na nga kami sa overpass. Tapos magmamadali pa kami maglakad. Hindi ba pwede yung relax na lang kami? Tatamad-tamad kami. Ano ba naman to? Ayoko magmadali. Gusto ko mag-antay yung bus. O, di ba? Pero nga akong kilala, hindi sasakay ng eroplano hanggang hindi nadidinig yung pangalan niya. Oh, may mga ganun tao. Eh, sa ano, mag-aantay, di ba? Mag-aantay sa boarding, di ba? Passengers going to Katiklan, now boarding. Yung mga Pilipinong tatamad-tamad. Yung mga sosyal na pabot ng Boracay. Kayo muna. Special ako eh. Kayo muna sumakay. Hindi muna ako pipila dyan. Pagka tapos na, yung tatawagin na yung pangalan ko, doon ako pipila. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nilang tumayo. Alam mo ba reason kung bakit pumipila? Para mas mabilis, makapasok na, nakaredy na. Hindi yung, calling the attention of the passenger, anharot, umayos ka, pumila ka na, sumakay ka na, o ilalagay ka namin sa backpack. May mga ganun pa. O ganun talaga, lalo namang, daming ganyan. Yung pupunta ng Boracay, naka-gentleman's glasses pa. Yung sunglass na uso ngayon, mga pang-Koreano. Ganon. Tapos, mamaya na. Kayo muna pumila. Sila pwedeng pumila. Ako, I'm entitled. Ngayon di pumila. O ganon, di ba nga arte? Kaya nakaka-irita eh. Ito talaga mga ilang mga Pilipino talaga, no? Ayaw ng kaayusan. Gusto nila sarili iniisip. Meron pa nga sa eroplano eh. Excuse me, business class ako. Ako muna. Ako muna, business class ako. Pagdating naman doon, traffic din. Ganun din. Ako, kasi may mga Pilipinong ganyan eh. Yung entitled. Oh? May nakasabay ako galing Europe. Galing Italy, di ba? Pagdating dito sa Pilipinas, sabi niya, saan ang pila ng business class na immigration? Business class kami. Pamilyang Pilipino. Totoo, pamilya sila. Alam mo kung sino yung madal... Wag mo magagalit, ha? Yung nanay na atrebida. Alam mo yung ganong klaseng itsura? Yung atrebida. Asan po yung business class na pila ng immigration? Akala mo yung business class na... binili niya, eh pati sa immigration, kailangan may sarili siyang pila? Ang arte! Kakairita, gusto kong sabihin, excuse me, business class din ako, umayos ka. Lahat tayo pumila. Mga ganun eh. Yung may yayang naka-uniforme. Kakairita yung ganun. Yaya! Dito, naka-business class tayo, pila tayo sa immigration, dito. Buti nga, hindi ba naging diplomat yun? Baka, di ba, yayabang-yabang. Lalo na sa ibang bansa, kala mo kung sino makaano. Oh, excuse me po, pagdating nyo sa ibang bansa, Pilipino tayong lahat. Walang yayaman-yaman dito.